Ilan sa inyo nandito last week? Pakitaas ang kamay lahat ng mga naka-attend last week kung saan ay pinag-aralan natin ang 2 Kings chapter 10 patungkol sa buhay ng isang hari na ang pangalan ay Jehu, isang kapitan na kung saan ay pinili, tinawag ng Diyos at siya lamang ang hari ng Northern Kingdom na pinahiran ng Diyos. So ito'y pagpapakita na mayroong plano ng Lord ay magkakaroon ng tinatawag na reformation sa Northern Kingdom. For how many years ang Northern Kingdom ay nagpakalayo-layo sa Panginoon? At makita natin na nag-raise up ang Diyos ng isang tao ng pangalan ay Jehu upang sa ganon ay mapanibago ang Northern Kingdom. Binigyan ng Diyos ng another chance ang Northern Kingdom, pero yun nga, nag-fail na naman ang Northern Kingdom. So gusto ko pag-usapan natin ngayon about the failure of Jehu. Lahat tayo nagfe-fail, pero alam po ninyo, mayroong mga failure na napakalaki ng iniiwang pagkasira nito sa buhay ng isang tao. Kaya pinag-aralan natin sa mga nakaraan na kailangan bago tayo mag-decision sa ating mga pagpipili, napakahalaga na ipag-pray natin itong maigi, mahalaga ang mga godly counsel, napakahalaga na lakaran natin ang principles ng word ng Panginoon. So ganito ang sabi ng Bible in 2 Kings chapter 10 verse 28 to 33. In this way, Jehu destroyed every trace of Baal worship from Israel. Ito ang isa sa mga mission ni Jehu, ang wasakin ang pagsamba sa mga diyos-diyosan, especially ang pagsamba kay Baal. Na-start ang pagsamba kay Baal noong panahon pa lamang nila King Ahab, na kung saan ang naging plano nila King Ahab at Queen Jezebel, ang buong Northern Kingdom ay maging Baal worshiper. At sila'y nagtagumpay sa kanilang plano na yon. So ang sabi ng Panginoon, sisirain ko, wawasakin ko ang lahat ng mga ginawa ni Ahab at ni Jezebel. At nagkaroon nga ito ng katuparan nung panahon ni Jehu at ni Prophet Elisha. Verse 29, ito yung masaklap. He did not, however, destroy the gold calves at Bethel and Dan, with which Jeroboam, son of Nebat, had caused Israel to sin. Nonetheless, the Lord said to Jehu, ito yung commendation, ito yung reward sa pagsunod ni Jehu. You have done well in following my instructions to destroy the family of Ahab. Therefore, your descendants will be kings of Israel down to the fourth generation. So yun yung blessings, yun yung reward. Sabi ng Panginoon, ang iyong anak, ang iyong apo, ang iyong inapo, hanggang sa ikapat na henerasyon ay magiging mga hari. But Jehu, verse 31, ito yung malungkot, did not obey the law of the Lord, the God of Israel, with all his heart. He refused to turn from the sins of Jeroboam had led Israel to commit. At about that time, the Lord began to cut down the size of Israel's territory. King Hazael conquered several sections of the country, east of the Jordan River, including all of Gilead, Gad, Reuben, and Manasseh. He conquered the area from the town of Aroer by the Arnon Gorge to as far north as Gilead and Bashan or Bashan. So, according sa Bible, ang Northern Kingdom ay mayroon 19 kings from Jeroboam hanggang sa pagkabagsak nito, samantalang ang Southern Kingdom ay mayroong 20 na kings. At mayroon lang isang dynasty sa Southern Kingdom, samantalang sa Northern Kingdom ay mayroong 9 different dynasties. So mayroong isang dinastiya, then babagsak na naman yon dahil hindi nila nagawa ang pinagagawa ng Diyos. Then babangon ang isang dynasty, hindi na naman nila susundin ang kalooban ng Diyos. Then anong mangyayari? Magbabangon na naman ang Lord ng another dynasty. Ang Northern Kingdom ay nagtagal ng 208 years. Then bumagsak ito under Assyrian Empire at hindi na ito nakabangon bilang isang bansa. Ang pinakamatagal na dynasty ay ang dynasty ni Jehu.
na umaabot ito ng halos 100 years. Kay Ahab, umabot ng about 50 years, pero kay King Jehu, yun sinabi ko sa inyo, ang kaisa-isang hari na pinahiran sa Northern Kingdom, umabot ng halos 100 years. Sabi ng ilan, about 95 years. So, napakatagal. Isipin ninyo, ang Northern Kingdom, sabi ko sa inyo, umabot ito ng 208 years. Then, bumagsak under Assyrian Empire. At ang dynasty mismo nitong si Jehu ay talagang nagtagal. Itong pinakamatagal na dynasty. At si Jehu ang ikasampung hari ng Northern Kingdom. At umabot ng 28 years ang kanyang paghahari. Siya'y pinahiran at siya'y inappoint. Panahon pa lamang ni Prophet Elijah, sinabi na ng Diyos na bago kunin ng Panginoon si Elijah ay kanyang papahiran itong si Jehu. At ito'y pinagpatuloy o ginawa ni Prophet Elisha. So siya'y inanoint. Tandaan ninyo, ito pagdating sa pagkatawag ng Panginoon, naroon ng anointing, but it does not mean na nandun na kaagad na inappoint ka na ng Panginoon. Mayroong tinatawag na process. Anointed ka, maaring hindi pa appointed. Anointed, pero pagkatapos nun, after how many years na siya'y naghintay, dumating yung pag-appoint sa kanya ng Panginoon bilang isang hari. Ang nakakalungkot kay Jehu, siya ay isang mahinang leader at mahinang administrator. Dahil sa panahon ng kanyang paghahari, hindi papalaki, hindi papalawak ang Israel, papaliit ng papaliit ang Israel. Sinakop ni King Hazael ang napakaraming mga villages, mga cities and towns sa Northern Kingdom. Kaya lumiliit ang Northern Kingdom. Pero kung titingnan naman natin, sa 19 kings na yon, siya'y isang mabuti compare naman sa 18 kings. Sabi ko sa inyo, sa Northern Kingdom, walang godly ni isa na king. Pero ang pinakamabait doon, sa lahat ng mga masasamang hari, walang iba kundi si Jehu. Maganda ang kanyang start, pero sa huli ay makita natin na hindi naging maganda ang story ng taong ito. So, ang tanong natin is, how to avoid Jehu's failure? Lahat tayo nag-fail, pero alam ninyo, kailangan huwag yan sana maging excuse natin na ipagpatuloy natin ang tinatawag nating failure. Mayroon at maaari namang maiwasan ang mga failures na ito. At sa buhay ni Jehu, itinuturo sa atin ang tatlong mahalagang principles kung papaano natin maiiwasan ang pagkakamali na nagawa ni King Jehu. Number one, principle is obey God completely. Nire-require ng Panginoon ang tinatawag na complete obedience. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, hindi natin dadagdagan, hindi dapat natin babawasan. Kailangan, pag tayo ay sumunod sa Diyos, sakto lang. Totoong si Jehu, sinunod niya ang mga unang command ng Diyos, yung command niya na matanggal ang pagsamba kay Baal. Pangalawa, patayin ang lahat ng mga priest ng Diyos-Diyosang si Baal. Pangatlo, ang ubusin ang descendants ni Ahab. Ginawa niya ang lahat ng iyon. Pero tignan nyo, pagdating sa verse 28 to 29, mayroon siyang iniwan. Mayroon siyang pinag-stay, tinanggal niya yung ilan, pero yung ilan hindi niya tinanggal. Ganito ang sabi ng Bible, in this way, Jehu destroyed every trace of Baal worship from Israel. Verse 29, ito yung isa sa mga masasaklap. He did not, however, destroy the gold calves at Bethel and Dan, with which Jeroboam, son of Nebat, had caused Israel to sin. Sino nga ba si Jeroboam? Si Jeroboam ang founder ng Northern Kingdom. Tinawag ng Diyos si Jeroboam. Pinili ng Diyos si Jeroboam. Pero dahil sa pagkikipag-compromise, dahil sa mas natakot siya sa mga tao kaysa sa Diyos, nagpatayo ng dalawang Diyos-Diyosan, naglagay ng dalawang Diyos-Diyosan, itong si Jeroboam. So kung titignan natin, itetrace natin, ang paghahari ni King Jeroboam ay nung panahon ng 931 BC. At nung naghari mismo itong si Jehu
ay 841 BC. So all in all, umaabot ng 100 years mula nung na-start ang Northern Kingdom, mula nung na-start ang pagsamba sa golden calves na ito hanggang kay Jehu. Isipin ninyo, 100 years. So naging maliit na lamang na religion ito nung panahon nila King Ahab, dahil ang naging napakalaking religion ay ang religion na itinayo ni Ahab at ni Jezebel. Pero nung si Jehu nang naghari, tinanggal niya ang pagsamba kay Baal at in-start niya ang pagsamba sa golden calves. Tinanggal niya ang mga worshiper ni Baal, tinanggal niya ang mga leaders ni Baal, tinanggal niya ang mga priest ni Baal, at sinimulan niyang ipagpatuloy yung unang kasalanan, unang pagkakamali na nagawa ng Northern Kingdom. Mayroon siyang pagsunod sa una, pero sa pangalawa, hindi niya na sinunod ang sinabi ng Panginoon. Ang golden calves na ito, ito rin yung ginawa ng mga Israelita sa wilderness nung panahon ni Moses at ni Aaron. At ito isang napakalaking pagkakamali na ginawa ni Jehu. Dapat gayahin natin ang ating Panginoong Hesus, dahil meron siyang tinatawag na complete obedience. Nung sumunod ang ating Panginoong Hesus, nung siya ay nagkatawang tao, buo yung kanyang pagsunod. Pero si Jehu, kalahati ang kanyang pagsunod. Ganito ang sabi ng Matthew chapter 26, verse 38 to 39. At sinabi niya sa kanila, "Para akong mamamatay sa labis na kalungkutan, dito lang kayo at magpuyat." Lumayo siya ng kaunti, lumuhod at nanalangin, "Ama ko, kung maaari po ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo." Tingnan nyo ang sabi ng Panginoong Hesus. Kung ang ginawa ng Panginoong Hesus ay bumasi siya sa kanyang nararamdaman, sa kanyang emotion, hindi siya makakasunod sa Panginoon. Tama? Kasi labis na kalungkutan, sabi ng Bible, matindi ang kalungkutan na nararamdaman ng Panginoong Hesus, na halos ikamatay niya yung pakiramdam na yon. Kaya ang sabi ng feelings ay, "Tanggalin mo na lang ito, Lord." Pero ang sinasabi ng faith, "Susunod ako sa iyo, Lord." Kaya nga, tayo, mamimili tayo. Ano pipiliin natin? Yung feelings natin or ang faith? Ang feelings ay nagsasabing, "Lord, hindi ko susundin ng buo ang iyong kalooban. Susundin ko yung nararamdaman ko. Susundin ko kung ano yung nakikita kong mabuti sa paningin ko. Susundin ko kung ano nararamdaman ko." Pero ang faith ay nagsasabing, "Lord, susunod ako sa iyo kahit maraming suffering. Lord, susunod ako kahit maraming persecution. Lord, susunod po ako kahit hindi ako komportable." Ganun po ang pagsunod. Nawa meron tayong pagsunod na katulad ng pagsunod ng ating Panginoong Hesus. Huwag maging katulad ni Jehu. Dahil si Jehu mismo, ang kanyang sinunod kung ano yung mabuti sa kanyang paningin, kung saan siya komportable. Hindi siya komportable sa pagsamba kay Baal, pero siya'y komportable sa pagsamba sa golden calf. Marami siyang mga tinanggal sa kanyang buhay, pero marami siyang pinag-stay sa kanyang buhay na hindi naman pwedeng mag-stay. Sa ating buhay na mga Kristiyano, meron tayong mga kasalanan na pinadil sa Panginoon, pero meron mga kasalanan na itinatago natin sa ating heart, na ito yung nagiging dahilan na siyang humahadlang sa kabuuan ng plano ng Diyos sa ating buhay. Sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng mga hari sa Northern Kingdom, sa 19 kings na yon, si Jehu lamang ang pinahiran ng Diyos, na sinasabi ng Panginoon sa kanya na ikaw ay aking ni-raise up upang magkaroon ng reformation sa Northern Kingdom, upang may start ang pagsamba kay Yahweh, upang ang Northern Kingdom ay manumbalik sa Diyos at ang Northern Kingdom ay maging godly. Pero nung ginawa ni Jehu, yung ilan lang na gusto niya na sundin, yun ang kanyang sinunod. Maraming mga Kristiyano, naging selective ang kanilang pagsunod. Kailangan madil sa atin ang pagiging selective. Na kung ano lang yung gusto natin, yun yung sinusunod natin. Tingnan niyo ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, "Hindi ang kalooban ko masusunod, kundi yung kalooban mo." Ang sabi ng feelings, wag na lang, Lord, ayoko dumaan sa ganitong hirap. Pero sabi ng faith, "Ako'y susunod at gagawin ko ang pinagagawa ng Ama." Hindi ba dapat na ganun ang ating attitude, na mas nananaig or dapat manaig sa atin ang faith kaysa ating feelings? Kailangan itong madil. So the question is, how to obey God completely? Cultivate a surrendered life. Kaya ngayon yung sinabi ng Panginoon Hindi ang kalooban ko masusunod, kundi ang kalooban mo. Galatians chapter 2 verse 20, "Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa,
Mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Alam niyo, kung gusto natin na magkaroon tayo ng surrendered life, alam dapat natin ang motivation natin. Bakit sinabi ni Apostle Paul na habang nabubuhay ako sa katawang lupang ito, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos? Bakit? Ang kanyang motivation ay ang love ni Jesus Christ. Alam po ninyo, kung alam mo lang kung gaano katindi, kung gaano kataas, kalawak, kalalim ng pag-ibig ni Kristo, then hindi mo ku-questionin ang pagsunod mo sa Kanya. Na kahit hindi ka komportable sa Kanyang sinasabi, susunod at susunod ka. Bakit? Dahil ang alam mo, mahal ka ni Kristo, at dahil mahal ka niya, hindi naman siya magsasabi at hindi naman siya magpapagawa sa iyo ng ikakapahamak mo. So dahil mahal mo at dahil alam mong mahal ka ni Kristo, ang Kanyang ipinagagawa sa iyo ay para sa ikabubuti mo at hindi sa ikasisira mo. At kung yun ang motivation mo, then sasabihin ko sa iyo, susunod ka ng buong buo sa Panginoon. Na hindi na ang sarili mo ang susundin mo, hindi na yung feelings mo ang susundin mo, kundi kung ano na ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Say amen. How to avoid Jehu's failure? Second, have an undivided heart. Kapag sinabi nating undivided heart, means without a double heart. Pag sinabi nating without a double heart, ito'y pagpapakita ng iyong undivided loyalty. Hindi yung kalahati sa mundo, kalahati kay Lord. No, it's all or nothing. Hindi pwedeng, Lord, mahal kita, 80%, 20% sa mundo. No, it's all or nothing. Kaya nga sinabi ng Panginoon ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ng iyong buong lakas. Kailangan ang tinatawag na buo. Pero ang heart ni Jehu ay divided. At dahil doon siya unti-unting bumabagsak. At yun nga, nag-fail ang taong ito. Ganito ang sabi ng salita ng Panginoon, makita natin na naroon ang commendation ng Panginoon kay Jehu sa una. Sabi rito, nonetheless, the Lord said to Jehu, you have done well in following my instructions to destroy the family of Ahab. Nandoon ang commendation ni Lord. Sabi ng Lord, you have done well. Ito yung mga simula ng kanyang journey. Alam nyo, maraming mga Kristiyano, ang ganda naman talaga ng kanilang simula On fire na on fire kay Lord. Grabe, kaya nilang sumunod sa Panginoon ng buong buo. Yun yung unang chapter ng kanilang buhay. Pero nung nagtatagal na, lumalamig na yung kanilang love kay Lord. Unti-unti na pinagbibigyan ng flesh. Unti-unti na naiiba ng way. Matuto tayo sa pagkakamali ni Jehu. Ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa Lord, hindi kinakalimutan ng Lord yun. Merong reward yun. Katulad ng ginawa niya kay Jehu, tignan natin. Ang sabi rito, you have done well in following my instructions to destroy the family of Ahab. Therefore, your descendants will be kings of Israel down to the fourth generation. Kung nagpatuloy siguro si Jehu na lumakad sa way ng Panginoon, sigurado more than 100 years ang itatagal ng kanyang dynasty. Yun ang kagandahan pag ang ating heart ay undivided. Pero ang masaklap sa verse 31, ano ang kanyang pambungad na salita? Ang salitang but. Pagkatapos ng magandang kanyang pagsunod, sumunod ang sabi rito, but Jehu did not obey the law of the Lord, the God of Israel, with all his heart. He refused to turn from the sins that Jeroboam had led Israel to commit. Sinunod niya ang ilan sa mga sinabi ng Panginoon, pero meron siyang ikinip sa kanyang heart. At ito yung hindi na-deal kay Jehu at hindi niya pinadeal kay Lord. Kasi nga, habang ginagawa niya na winawasak niya ang sambahayan ni Ahab, ni Jezebel, ang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan kay Baal, winasak niya ang mga altar ni Baal, pinagpapatay ang lahat ng mga priest ni Baal, pero merong nakatago sa kanyang heart na pinag-stay niyang Diyos-Diyosan. Alam niyo ang sabi ni John, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. So possible pala na ang mga Kristiyano mayroon pang Diyos-Diyosan sa kanilang heart. Anumang mga bagay na ipinapantay mo sa Diyos at humihigit sa Diyos ay isang Diyos-Diyosan. Possible na maging Diyos-Diyosan mo ang iyong sarili. Possible na ang money ay maging Diyos-Diyosan. Possible na ang iyong wife ay ang iyong Diyos-Diyosan. Possible na ang iyong anak ay iyong Diyos-Diyosan. Possible na ang career ay iyong maging Diyos-Diyosan. Anumang mga bagay na ipinapantay mo kay Lord or humihigit kay Lord,
ay isang Diyos-Diyosan. Ang sabi ng Bible, he refused. Possible na mayroon ng mga nag-rebuke sa kanya. Mayroong mga propeta ng Panginoon. Tandaan ninyo, maraming propeta ng Diyos sa Northern Kingdom. At naroon ang mga Bible schools ni Prophet Elisha. At marami silang na-raise up na mga propeta. So nung sinabi ng Bible, he refused to turn from the sin that Jeroboam had led Israel to commit. Possible na maraming nagsabi sa kanya ng mga propeta at siya in-rebuke. Pero hindi niya tinanggap yung mga rebuke na yon. Hindi na-please ang Lord kay Jehu. Actually, mababasa natin yan sa sulat ni Prophet Hosea. Ang sabi sa Hosea chapter 1, verse 4, and the Lord said, name the child Jezreel, for I am about to punish King Jehu's dynasty to avenge the murders he committed at Jezreel. In fact, I will bring an end to Israel's independence. Pinagpauna na ng Panginoon. Sinasabi ng Lord, ibabagsak ko hindi lang ang dynasty ni Jehu. Ang Jehuite dynasty, hindi lang ito ang babagsak, kundi mismo ang Northern Kingdom. Babagsak ito. Hindi na please ang Panginoon kay Jehu dahil ang kanyang pagpatay, hindi lamang yung pinatay niya yung mga may kasalanan, kundi maging ang mga inosenteng tao. Doon sa Jezreel, marami siyang pinagpapatay na mga inosenteng tao. Kaya sabi ng Panginoon, ipaghihiganti ko, parurusahan ko ang Jehuite dynasty at maging ang Northern Kingdom ay parurusahan ko. Tatapusin ko na ang Israel's independence. Sinasabi ng Panginoon, ibabagsak ko ang Northern Kingdom at hindi na ito babangon na isang bansa. Dapat ang mga Kristiyano, ang kanilang heart ay undivided. Ang heart dapat lahat ng mga Kristiyano, ang kanilang loyalty ay kay Lord lang. Isang magandang halimbawa ng undivided heart ay si Daniel and friends. Isipin ninyo, nung bumagsak ang Southern Kingdom under Babylonian Empire, sobrang sama ni King Nebuchadnezzar. Lahat ng kumontra sa kanya, pinapatay niya. Nung nakuha ni King Nebuchadnezzar ang Jerusalem, mayroon siyang mga diniport na mga kabataan, mga 13 years old, 14, 15 years old, 16 years old. At kasama doon, sina Daniel at yung kanyang tatlong kaibigan, puro teenager ito. Isipin mo, teenager, wala na yung kanilang mga magulang. Hindi natin alam kung napatay na ang kanilang mga magulang. Hindi natin alam kung ang kanilang mga magulang inilayo rin talaga sa kanila. Pero tingnan ninyo ang kanilang loyalty. Na-test ang kanilang loyalty, na-test ang kanilang heart nung napunta sila sa foreign nation, sa isang napakasamang bansa, ang Babylon. So isa sila sa napili na mag-aral ng tatlong taon. Ano ang sabi ng salita ng Panginoon? Tingnan ninyo ha, sa unang taon pa lang, eto na ang sabi ng Bible, Daniel chapter 1 verse 8, but Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. He asked the chief of staff for permission to eat these unacceptable foods. Sa mga Hudyo, merong mga ipinagbabawal na pagkain sa kanila. Sila kasi yung bayang pinili at tinawag ng Diyos. Ito yung covenant ng Panginoon. Sa kanila, hindi nila pwedeng, nung sinabi ng Panginoon, ito yung hindi nyo pwedeng kainin. Okay, ito'y covenant lang ng Lord sa Israel, hindi tayo kasama doon. Ang covenant ng Lord sa mga Israelita, bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng isda na walang kaliskis, bawal kumain ng ganitong uri ng ibon. Yun ay para lang sa mga Israel, hindi ka kasama doon. Maraming mga pinagbabawal. Lahat yun inihanda sa kanila. Ngayon, pag hindi mo kinain yun, hindi mo sinunod yun, at nangayayat yung mga estudyante. Ang unang papatayin doon ay ang chief of staff. At susunod doon, at pag nalaman na hindi sumunod yung mga estudyante, papatayin din yung mga estudyante. Pero nung sabi ng Bible, but Daniel was determined not to defile himself. Yun yung tinatawag na undivided loyalty. Walang pakikipagkompromiso ng pananampalataya. Itetest at itetest tayo ng Panginoon. Lalo na pag walang nakakakita sa atin ng mga kapwa mananampalataya. Lalo na pag wala yung leader natin. Mache-check tayo. Makikipagkompromiso ba tayo? Sasabihin ba natin, wala naman nakakakita. Kung sinanay nyo ang sarili ninyo na makipag-compromise, hindi mo namamalayan na kasama na ito sa cycle ng buhay mo. Marami kang namimiss na mga dakilang bagay at mga reward from God. Ang kinakawawa mo lang, sarili mo.
wala naman mawawala sa Panginoon, ikaw ang mawawalan. So the question is, how to have an undivided heart? Don't follow your heart. Madalas kasi marinig natin, sundin mo puso mo. Don't follow your heart. Follow Jesus. Yun ang katotohanan doon. Si Jehu, ginawa niya ang assignment na sinasabi ng Lord sa kanya, yung mga unang assignment niya, na destroy niya ang Baal worshippers. Bagaman sinira niya ang mga idols na ito, pero hindi niya lubusang iniwan ang sariling idol niya sa kanyang buhay. Mayroon siyang itinago sa kanyang heart. Ganyan ang maraming Kristiyano ngayon, naging selective. Marami silang tinanggal, pero meron din silang ikinip kasi yung papurito nilang kasalanan. Meron mga tinatawag na mga pet sins. Ito yung araw-araw na talagang hindi mo pinapadil sa Panginoon. Bakit ko sinabing, don't follow your heart? Jeremiah chapter 17 verse 9. The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Mapandaya ang puso, sobra. Kaya nga sabi ng Bible, the most deceitful of all things. Kaya maraming nadaya, kaya maraming nasaktan, maraming nasira. Dahil nga sa prinsipyo na sundin mo lang ang puso mo. From now on, mga taga New Life, huwag niyong sundin ang inyong puso, sundin ninyo kung ano ang sinasabi ni Jesus. Second, how to have an undivided heart? Ask for an undivided heart. Request mo, hilingin mo sa Lord. Kasi nga, itong puso natin, ang sabi ng Bible, the most deceitful of all things. So kailangan hilingin na natin ngayon ito. Yun ang ipag-pray natin. Every day na pag-pray natin, Lord, bigyan niyo po ako ng puso na talagang nagmamahal sa iyo. Isang puso na ikaw ang number one niya, na ikaw ang first priority nito. Psalms 86:11. Teach me your way, Yahweh, and I will live by your truth. Tingnan niyo ang sabi niya. Ito yung kanyang prayer. Give me an undivided mind to fear your name. Sa ibang translation, undivided heart. So itinuturo ng salita ng Diyos na dapat ito yung laman ng ating prayer. Every day, na Lord, na magkaroon ako ng puso at isipan na loyal sa iyo. At pangatlo, love God more than all others. Sino mas sinusunod mo? Sino ang number one sa iyong puso? Tingnan nyo ang dinidemand ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng kanyang mga disciples. Matthew chapter 10, verse 37. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya sa mga anak, kung mas mahal ninyo ang inyong mga magulang, mas sinusunod ninyo ang inyong mga magulang kaysa kay Lord. Sabi ng Panginoon, hindi kayo karapat-dapat sa akin. Hindi tinuturo ng Panginoon na hindi mo i-honor ang iyong mga magulang. Ang turo ng Bible in Ephesians na i-honor natin ang ating mga magulang ngayon. Dito, kung titingnan natin sa context ng Matthew chapter 10, ang kwento dyan ay mayroon sa family na naglilingkod sa Lord at mayroon sa pamilya ding yon na hindi naglilingkod sa Panginoon at hindi niya tinanggap si Christ sa kanilang buhay. Ngayon, nung sinabi before verse 37, sinasabi ng Panginoon na nagkaroon ng division sa isang family. Yung ilan doon ay sa kanya, yung ilan doon ay hindi sa kanya. Nung sinabi ng Panginoon, verse 37, ang point niya roon ay sa iyong family, mayroong humahadlang sa iyo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Mayroong humahadlang sa iyo sa pagsunod mo sa Panginoon. Ngayon, sabi ng Panginoon, kung mas sinusunod mo sila kaysa sa akin, hindi ka karapat-dapat. Yun yung point ng ating Panginoon. Ang tinuturo ng salita ng Panginoon, siya lang ang number one. Siya ang susundin natin. At ang sabi ng Panginoon, at ang nagmamahal sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang tanong ko, sino ang number one mo sa buhay? Mga magulang mo, mga kapatid mo, anak mo, asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, business mo, career mo, deserve ni Lord ang pinakamataas at ang the best na love. Dahil ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi kalahati. Ang love ng Lord sa atin ay perfect. Pag sinabi nating perfect, hindi nadadagdagan, hindi nababawasan. Kasi kung nadadagdagan, hindi siya perfect. Kung nababawasan, hindi siya perfect. Kaya sa atin ang mga mananampalataya, tandaan ninyo, many times nagfe-fail tayo. Sabi ko sa inyo, hindi nababawasan ang pagmamahal ng Lord sa iyo kahit nag-fail ka. Kasi perfect ang kanyang love. Kahit dumating sa point na nagpakalayo-layo ka kay Lord, hindi nabawasan ang kanyang love. Kaya hindi tamang questionin na sabihin natin sa Lord, Lord, mahal mo pa rin ba ako? Maliwanag ang sabi ng Bible. Perfect ang love ng Lord sa iyo. Kahit dumating sa point na hindi naging number one si Lord sa buhay mo, number one ka pa rin sa heart ni Lord.
hindi nabawasan ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Ganun katindi ang love ng Panginoon. Kaya nga tignan ninyo si Apostle Paul, yun yung lagi niyang inaalala, yung perfect love ng Lord. Kaya ito yung nag-motivate sa kanya na hindi na ako mabubuhay sa aking sarili. Hindi na para sa sarili ko, kundi gagawin ko ang lahat ng ito dahil sa perfect love ng Lord sa akin. Nawa, ganun din yung ating prinsipyo sa buhay. Amen? How to avoid Jehu's failure? Number 3, don't reject God's warning. Ang warning ng Panginoon ay madalas na kinaaayawan ng marami, nire-reject ng marami, ini-ignore ng marami. Tama ang ginawa ni Jehu na ginudge niya ang house ni Ahab at idala ang paghihiganti ng Diyos na siya ang instrumento ng Diyos. Sinunod niya ang lahat ng iyon. Pero ang problema kay Jehu, hindi niya tinilikuran ang kasalanan ni Jeroboam. Yun ang isang malaking pagkakamali ng hari na ito. Ang naging resulta ng hindi pagsunod ni Jehu, hindi niya pakikinig sa warning ng Panginoon. Verse 32 to 33. At about that time, the Lord began to cut down the size of Israel's territory. Hindi na makabangon ang Northern Kingdom noong panahon ni King Jehu. Wala nang kakayanan si King Jehu na makipaglaban kay King Hazael dahil nagpatuloy na lumayo sa Panginoon. King Hazael conquered several sections of the country east of the Jordan River, including all of Gilead, Gad, Reuben, and Manasseh. He conquered the area from the town of Aroer by the Arnon Gorge to as far north as Gilead and Bashan. Yun ang problema dahil inignore niya. Alam niyo sa ating buhay, mayroong mga warning signs si Lord May mga red flags. Maraming mga warning signs si Lord sa buhay ng bawat isa. Kung papansinin ninyo, nung tayo yung mga hindi pa nanampalataya kay Kristo, pag ginagawa natin yung mga mali, mga kasalanan, parang okay lang. Pero nung ikaw yung naging Kristiyano at dahil nasa yung spirit ng Lord, pag meron kang mga ginagawa, parang merong red light, nako-convict ka. Sinasabi ng Panginoon, anak, hindi tama yan, mapapahamak ka dyan pag ipinagpatuloy mo. Halimbawa sa isang daan at nakalagay roon sa sign na yon, dead end. Or ginagawa pa lang yung tulay, huwag magpatuloy. Eh ginawa mo, pinagpatuloy mo, anong mangyayari sa'yo? Mahuhulog ka, tama? So kailangan ang mga warning signs na ito, sinasabi ng Panginoon, ng salita ng Diyos, sundin natin dahil para sa ikabubuti naman natin yon. Hindi para sa ikasisira mo. Baka maaring dumaranas ka ngayon ng matinding pain dahil sa hindi mo pinakinggan ang mga warning signs ng Panginoon. Merong mga desisyon na ipinagpauna na ng Panginoon. Anak, wag yan. Eh, Mark, nasabi mo, Lord, na-enjoy ko naman. Kahit ngayon lang ako, pagbigyan mo, Lord. At habang nagtatagal, parang nagiging kalbaryo na ang nararanasan mo dahil sa hindi mo pinakinggan ang sinasabi ng Panginoon. So, ang tanong natin, what must be done in order not to reject God's warning? First, pay attention to God's word. Kaya nga sabi ng Proverbs, incline your ears to my sayings. Pakinggan mong maigi. Huwag kang madistract. I-focus mo ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hebrews chapter 2 verse 1 to 2. So we must listen very carefully to the truth we have heard or we may drift away from it. So kung hindi mo pinakinggang maigi, maiiba ka ng daan. Kaya maganda nagte-take note kayo. Verse 2, for the message God delivered through angels has always stood firm, and every violation of the law and every act of disobedience was punished. Kaya nga, sabi ko sa inyo, para sa ikabubuti natin, ang pagsunod natin, pakinggan nating maigi ang sinasabi ng Panginoon. Second, ask the Lord to search your heart. Ipasuri natin ang ating puso kay Lord. Kasi nga, totoong wala tayong may tatago kay Lord. Pero nung sinabi kong ask the Lord to search your heart, honest ka sa Lord, open ka sa Panginoon, na handa mong ipaayos ang mga bagay na dapat ayusin. Na sinasabi mo, Lord, alam kong mali po ako. At alam mo ring hindi ko po kaya ito. Emotionally, Panginoon, itong gustong gusto ko. Ito yung gusto ng aking will, Panginoon. Hindi ko po kaya ito. Hindi masama na aminin natin lahat yon. Kasi nga,
Marami talaga sa ating buhay, kaya natin ikinikip yon sa ating heart. Kasi nga, gustong-gusto natin yun eh. Yun yung gustong-gusto ng emotion natin. Ngayon, nung sinabi ko sa inyong, ask the Lord to search your heart. Humihingi ka ng tulong sa Lord. Nagmamakaawa ka sa Panginoon. Sinasabi mo, Lord, hindi ko po talaga kaya ito. Hindi ko po kaya talagang isurrender ito. Pero tulungan mo po ako na maisurrender ko ito sa iyo. Kasi ipinakita yun ng Panginoon na isang halimbawa eh. Sinabi niya, Lord, kung maaari lang, Ama ko, kung maaari lang, tanggalin niyo na po itong saro ng paghihirap na ito. Ngunit, hindi ang kalooban ko masusunod, kundi ang kalooban mo. Ganito ang sabi ng Bible in Psalms 139 verse 23 to 24. Search me, O God, and know my heart. Test me, and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. Napaka-open ng salmista na kanyang ipinapasuri sa Panginoon ang kanyang puso dahil alam niyang kung sino lang talaga ang nakakaalam sa puso natin. Mayroong mas nakakakilala sa iyo kaysa pagkakakilala mo sa sarili mo. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga, lagi nating ipa-search sa Lord ang ating heart. Ang story ni Jehu ay isang wake-up call sa atin. Tandaan ninyo si Lord tumitingin sa ating puso. Ang problema lang kay Jehu, hindi niya pina-search ang kanyang heart. Hindi niya pina-deal ang idol na ito sa kanyang puso. Dinil niya ang kasalanan ng iba, pero hindi niya pinadil ang sarili niyang idol, ang sarili niyang kasalanan. At yun nga, nag-fail ang taong ito. In that more than 20 years ng kanyang pagiging king, hindi naging maganda ang nangyari. Yes, tinupad ng Diyos ang kanyang promise. Kanyang anak, kanyang apo, ang kanyang ina po ay naging hari. Umabot ng halos 100 ang kanyang dynasty. Pero pagkatapos nun, wala na. Maraming nawala kay Jehu. Nawa sa atin din, ito'y isang aral sa atin, huwag sana nating mamiss ang napakaraming mga bagay na inihanda ng Diyos sa atin. Maraming inihanda ang Panginoon para sa iyo, na blessings, na favor, na reward, sana huwag nating mamiss. Amen?